Hello everyone, hello mga katribo, I'm Tina Maralit and this is Straight Talk. For today's episode, makakasama natin isang astig na Pilipina, isa siyang Angkas rider, gamer, drag racer, brand consultant at lahat-lahat na. Ladies and gentlemen, one of the newest partners ng Tribune, Angkas rider, Chia Laron. Hi Chia! Hi po, good morning ma'am. Hi, tagal natin hindi nagkita. Hello po. So yesterday, International Women's Day. Oo nga po. Yesterday, International Women's Day. Anong pinagkaabalahan mo? Ayun ma'am, yung mga racket natin, inasikaso natin na maayos para hindi tayo layuan. Tapos yung mga usual po na ginagawa natin na nagbubuk, na romaraket, na nagbubuking, ganun. Yun. So, nabanggit ko nga, before ka naging rider, naging drag racer ka, tama ba? Opo. Yun. So, bihira akong makarinig o makakilala ng babaeng drag racer. Anong naisipan mo? Kasi, di ba, drag racing, it's quite dangerous, it's quite risky, pero ikaw, pinasok mo yun. What was that like? Sobra talagang dangerous ng mga ganong bagay, ma'am. Lalo po na sa ganong edad ko, ng mga 14 pa lang ako noon. Napaka-ano wow. Kasi adventurous na parang kaya ko to, ganyan. Naiinggit po ako, parang naiinganyo ako na sa sarili ko, na challenge ako. Kaya tinry ko po yung ganon. Oh, tapos ngayon naman, you're into motorcycles. Nabanggit ko nga na isa ka doon sa mga bagong partners ng Tribune, isa sa mga bagong katandem natin sa balitan. As an Angkas rider, paano ka naman napasok sa pagiging Angkas rider? Noong time na nag-work po ako nun sa Mercury Drag, okay lang binanggit na, sa Mercury Drag, meron ako mga kasama na nagbo-motor, which is dati na pinigilan ko nga. And then kapag uuwi ako, medyo hassle. Tapos nakikita ko yung mga rider na dumadaan sa akin na may Angkas helmet. Ngayon, noong day off ko, nag-try ako sa Google, asan ba itong mga naka-Angkas na to? And then, nag-fill up ako, and then suddenly, natanggap pala ako, and then pinush ko na. Ganun. So, nung time na yun, marunong ka na mag-motor. Ilang taon ka ba nung natuto kang mag-motorsiklo? Tsaka bakit din motorcycle ano talaga adventurous ka? Elementary pa lang po nagmumotor na ako. Wow, okay. So, syempre, karamihan ng Angkas riders, lalaki. Kahapon nga, nung nasa launch tayo ng partnership natin, napag-usapan nga. Kukunti pa lang talaga halos yung mga Angkas riders. Wala ka, sa pagiging Angkas rider mo in all the days na naging Angkas rider ka, nakaramdam ka na ba ng discrimination or may mga untoward incidents pa? And how did you deal with it? Opo. May mga pagkakataon po na way back 2017. Hindi ba naman talaga usually parang common sa mga commuters na meron talagang babaeng rider or Angkas rider? So once na nakaka-encounter sila na ang rider nila ay babae, automatic po kina-cancel nila or meron pagkakataon po na i-confirm nila na are you sure babae ka? Kasi pambabae po yung name. Yes po, ganyan. And then, kapag kunwari nandun ako sa pick-up namin, i-sure talaga nila, ma'am, kaya mo ba? Gusto mo ako nalang mag-drive? which is, meron naman kaming training sa Angkas, kaya nga ako pumasa. Hello, ang hirap kaya ng training ng Angkas. And then, kapag nandun na sila, napapabilib duman sila minsan, okay, pero minsan talaga merong hindi mo siya ma-please na parang kahit gaano mo siya naihatid ng maayos, meron pa rin sasabihin or kukumpara pa rin niya yung ibang rider, ganyan. Okay lang, carry lang. Tinatanggap ko na lang, nasasanay rin ako, pero ngayon medyo okay na kasi medyo nakakatanggap na rin kami ng mga good feedbacks about sa mga babaeng rider. Medyo okay na din. Yeah. Tsaka, pero sa mga fellow riders mo naman, hindi ka naman yung nakaramdam ever na parang sinisingle out ka or iba yung trato sa'yo kasi nga babae ka. Hindi. Sa community po namin sa Angkas, napaka-overwhelm nga po eh kasi sobrang nire-respeto po nila yung mga babaeng rider. Yung pantay-pantay po talaga yung paningin nila sa amin. Lalo kapag riding community po yung pinasok mo ha. Ganun po yung respect. Pero once na hindi kapubilong talaga sa mga riding community, sa mga nagmumotor, nandun yung discrimination na nagmumotor lang yan, kamote yan, ganyan.
Pero once na sa Raibi community, kaya. Napaka, ano, napaka-overwhelmed ng mga kasama ko. Ayun, nabanggit mo yung pagiging kamote rider. Kasi minsan, di ba, pag sa kalsada, may encounter ka. Kuwari, sasakyan na mahirap mag-park or hindi kumakain ng linya sa kalsada. Kasi sabi, eh, kasi babae yung ano, eh, driver eh. Kayo ba sa pag-motorsiklo mo, pag ano, sabi, eh, kasi babae yung nag-motorsiklo eh. Gaya-gayan. Hindi naman po talaga maiiwasan yung ganun kasi hindi naman rin lahat perfect. Pero kapag ka nagkakaroon ng initan ng ulo or minsan kami na lang magigibway kaysa marami pang sabihin kasi ganun din naman eh. Kapag dinepend ko rin yung sarili ko na hindi po porket babae, di ba, ganun. Hindi, wala rin pupuntaan nyo. Kaya alam mong babae ka, tapos magparayahan na lang para hindi na rin umaba yung usapan. Kasi pag pinahaba mo pa, nandun na yung madadown ka lalo, madidiscriminate ka, andun yung hahaba pa yung time mawi-waste. Maraming time na mawi-waste tapos i-explain mo pa yung sarili mo, which is hindi naman din nila maiintindihan. Kaya, maliwalain mo na lang yung gano'n. O, tapos pala, kanina ko lang din nalaman, gamer ka rin pala. Bihira kasi ako makarinig ng gamer girl. Although marami ng mga ganyan ngayon, di ba? Ano naman ang paborito mong games na nilalaro? Sa ML, Layla user talaga ako. Simula't simula, Layla lang malakas. Talaga. So ano yan, paano pag may mga natatalo ka sa ML? Hindi ka ba natatrash talk? Hindi ka ba ano? Uso po talaga yung trash talkan. Hindi po talaga mawawala yung trash talkan kahit saan pong angulo ka ngayong panahon na to. So, parang uso po talaga ngayon yung trash talk. So, hindi naman kailangan, hindi ka balat si Buyas. So, yun nga. Curious lang ako kasi you were into drag racing, now you're a motorcycle rider, you're a gamer, tapos may mga iba ka pang bagay na typically, if you're a dainty girl, kung alam mo, girl next door ka, hindi common eh. Pero ikaw, sabi mo nga, you're adventurous, you like trying out new things. Ever since ganito ka. Tapos, ano yun, may parang gusto ka bang patunayan to other people, to yourself, or whatever, or you're just testing kung hanggang saan yung kakayanan mo, yung level of competitiveness mo, siguro, so to speak? Ako, alam ko sa sarili ko na competitive talaga ako, pero hindi para ikumpara yung sarili ko sa iba. Kumbaga parang, ano, kontento ako sa nagagawa ko, tsaka alam ko yung kakayahan ko, kung saan ako masaya, ginagawa ko hindi para sa ikasasaya ng iba, sa titingnan nila na dapat ganito ka, dapat ganun. No, dapat hindi ka ganun. Dapat kung saan ka masaya, sundin mo ko ano yung nasa loob mo. Yan. Balik ka sa pagiging rider mo, Chia. Kanina nabanggit mo, may mga naging pasahero ka na parang dinodouble check kung babae ka ba talaga or nagka-cancel. Pero may mga naging pagkakataon ba na meron kang naging pasahero na who took advantage of you, medyo iba yata yung pagkakahawak sa'yo habang sa ride nyo or iba yung pananalita towards you, ganyan. May mga na-experience ka bang ganun? Meron po talaga. First time ko po na-encounter yun. Dati nga hindi po ako naniniwala eh na kapag babae, kaya nilang ganun. Pero meron pa rin talaga na nag-iisa. Na yung time po, nakwento ko lang, nandun po kami nun sa Moe. Siguro talagang sobrang intimidated talaga siya na babae po talaga ako. And then, medyo maliit pa po ako, yung frame ng katawan ko, tapos big build po yung ano, yung sakay ko. And then, nung nakasakay na kami, nakasakay na siya, bandang Pasay, bigla niya po ako niyakap. Which is, alam ko naman po kapag marunong sumakay or hindi. And then, nung pagkakayakap niya sa akin, parang nakaka-open na as in, biglang habig po siya. Dito, dire-diretso po dito sa waist ko. Sabi ko, sir, meron po tayong kapitan. Pwede po kayong humawak dito sa belt ng, sa handle ng vest ko. Sabi niya, bakit ka nagre-reklamo? Eh, pinasok mo yung gantong, ano, yung gantong trabaho. Sabi ko, hindi naman po sa nagre-reklamo. Sabi ko, alam ko naman po kasi, sir, kapag marunong po sumakay or hindi. Sabi niya, i-re-report daw niya ako. Napaka-rude ko daw. And then that time, nag-aantay naman ako ng report. Wala naman siya na report. And then, tinext-text niya ako na kung ano-ano na nakaka-offend rin daw ako sa sinabi ko. Ganyan. Which is tama naman rin, in my opinion, ha, na tinuro ko na sa'yo kung ano yung proper. Dapat nga ikaw nga yung mali dun. Parang ganun yun nasa isip ko. Yung ganun lang naman yung mga
nakaraang experience ko sa kanila, pero at least wala na ngayon, hindi na masyado. Ayan. At ito naman, since diba, last year, the pandemic happened, lockdown, yung angkas, nawala for a while. How did you survive? Paano ka dumiskarte, you know, to keep going? Nako, ang hirap po kaya. Nung first month po talaga ng pandemic, as in, di ba po lahat lockdown, wala po talagang pagkukunan. Biglang, galing ka ng biyahe, all of a sudden, biglang i-stop lahat. Mawawalan ka ng pagkukunan. Parang nakakapraning. Pero nung time na binigyan naman kami ng chance na makapagbiyahe, meron po kasing lalamove noong time na yon. Na which is si lalamove at si Angkas, nagkaroon ng partnership for the meantime na para po yung mga Angkas ay makabiyahe. Tsaka nagkaroon po ng program si Angkas na sa padala. Kaya yung mga rider po nun ay nagkaroon ng ano, ng sideline sa padala. Kaya yung mga nag-ride ng mga passengers, nag-convert muna sila into padala. Ganon din po yung ginawa ko. So, kahit pa minimal-minimal lang yung mga orders, pinipick ko pa rin. Siyempre, kailangan mo ka-survive. Ganon po talaga kahirap ng pandemic, which is hanggang ngayon, mahirap pa rin. Pero kahit pa paano, lumalakas na ulit. Tsaka syempre, based sa mga kwento mo, palaban ka naman talaga. So, you're ready to take on any yes. kind of challenge, diba? Ganyan. So, ito, Women's Month, yesterday we celebrated International Women's Day. Anong masasabi mo dun sa, kasi kahit sabihin na natin 2021 na, may equality na, sinasabi pa rin, women are the weaker sex. Ano yung opinion mo dun? For me, wala naman po kasi talagang madaling trabaho. Eh. Kung ibabase po natin sa pagiging rider namin sa kalsada, wala naman pong madaling trabaho, pero pinasok po namin to eh. So, ibig sabihin, kung pinasok po namin to, kaya po namin. At kapag kaya po namin, ibig sabihin, kaya namin kayong pantayan na hindi lang po lalaki at na malalakas yung kayang gumawa ng trabaho nyo. Nagagawa na rin ng babae. Means, kung kaya mo mag-deliver, kaya ko rin mag-deliver. Kung kaya mo magbuhat niyan, kaya ko rin magbuhat niyan. So, nandun na po yung equality mismo from the term na sa pinasukan kong work, sa field ko. Ayan. Yun. As a rider pala, Chia, meron ka bang mga motorcycle groups na kinabibilangan, mga grupo, bukod dun sa community nyo sa Angkas? Meron po, ma'am, yung pabebe po. Hindi lang po siya babae, kasama po namin rin yung mga LGBT single mom, mga single parent, yun, mga ganun po. Pabebe Riders Club, Pabebe Warriors Riders Club. Pero sigurado, yung mga kasama doon, hindi pa bebe, mga palaban lahat. Pangalan lang yun. Opo, naging pangalan lang po yung pabebe para naman hindi po kami masisingle out kapag kami mga sobrang pangmalakihang mga team, ganun. Para magugulat po sila, ay pabebe yung pangalan, pero ang mga kasama pala, barakungan kong kumilos, ganun po. Yeah. So kanina, Chia, nabanggit ko nga ang Angkas and the Daily Tribune just forged a partnership. Ngayon, yung mga riders, kapartner na ng Daily Tribune sa pagkuha at saka pagbibigay ng balita. At nabalitaan ko, nagva-vlog ka rin pala. Ano pa ba yung mga hindi mo binapasok? Diba? So ito, gano'n ka ka-excited dun sa partnership na kasi, diba, mas yung pagiging vlogger mo, magagamit mo na rin sa pagtulong sa pagbibigay ng balita sa public kasi another form of public service 'yon. Yes po. Bukod naman sa sideline, talaga 'yung napakalaking tulong ng lalo na sa mga commuters, no. Sa mga tulad rin namin kasi hindi po lahat na tulad ng mga aksidente dito sa streets lang ha. Imbis na natutugunan po sila kaagad, aantayin pa po yung mga main na social, ay mga main na, ano ba, agad to na lang, aantayin pa yung mga respondents na police, imbis na meron namang kakayahan na makatulong, na makapaghatid agad ng balita, why not, diba, through social media? Diba? Yung kadalasan po kasi, naghihingalo na yung biktima, kailangan pa natin antayin si ganito, si ganyan. Pero wala na. At the end of the ano, wala na. Hindi ka na nakatulong. Na-videoan mo lang siya, pero hindi ka nakatulong. Tama. Hindi nakarating dun sa tamang respondent. Tsaka, I think, di ba kayo sa Angkas, may mga first aid training din kayo, aside from the safety riding, yes, di ba? So, malaking tulong din na makakatulong kayo as sa first aid, sa pagbibigay ng tulong agad, kung kinakailangan. Apa. Ayan. So, yan. Apa. Before I let you go, Chia,
it again, it being Women's Month and yesterday International Women's Day, ano ang mensahe mo para sa mga babae? Ah, ayun ma'am. So ayun, laban lang tayo sa buhay, hindi porket mga babae tayo, eh, papadaig tayo. Kailangan laban lang ng laban, lalo ngayong pandemic. Tandaan nyo, walang madaling trabaho, pero kapag ginusto mo talagang umunlad sa buhay mo, lahat papasukin mo. Hindi pwedeng pahiga-higa ka lang, so push lang ng push up, up and away. Oh, papadaig. Laban lang. Ayan. Thank you, Chia, for your time, and we hope to see you again. Salamat sa pagkipagkwentuhan sa amin. Thank you, ma'am. Maraming salamat po sa pag-picture po dito sa akin. Thank you po. And to all our katribu, to know more about what it's like in the day of an Angkas rider, watch this video. Daily Tribune, Angkas News Squad. Katandem sa asada, katandem sa balita. May balita ba yung nasaksiyan sa asada, mga katandem? I-share niya sa Daily Tribune. Madali lang ang pagpapasa ng balita. Kailangan lang gawin ay shoot, send, edit, post. Daily Tribune, ang Cash News Squad. Katandem sa asada, katandem sa balita. And that's about it for this week's episode of Straight Talk. Join us again next time. Once again, I'm Tina Maraliet. See you soon.